Magiging maulan kaya ang ating weekend? Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa forecaster Dan Villamil. Dan, wala pa sa par, di ba, bagyong Bebinca, pero tila malakas yung hatak niya sa habagat? Magandang gabi po, Miss Pinky, Miss Corina at sa ating mga listeners. So kanina nga alas 6 ng gabi, kanina lang po pumasok na ng Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating bagyo na may international name na Bebinca at binigyan natin ng local name na Ferdy. So huling namataan yung sentro ng bagyo sa layong 1,435 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour, pagbukso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw northwestward sa bilis sa 35 kilometers per hour. Dahil sa pinagsamang epekto ng trough o extension na nasabing bagyo at ng southwest monsoon o yung habagat na pinapairal nito, asahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng habagat ang malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. At monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy at malalakas sa pag-ulan ang ating inaasahan sa mga rehiyon ng Mimaropa, Western Visayas at sa mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate at Negros Occidental. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan nga natin na tuloy-tuloy ang ating pag-ulan na mararanasan sa mga susunod na araw. Dan, at yes, dahil po, nakapasok na nga ito sa PAR kaninang alas 6, hanggang kailan kaya ito mananalasa, yung habagat? Opo, so yung kumbaga dumaplis lang po ito sa ating northeast boundary, no? So hindi naman ito magtatagal sa ating PAR, pero yung kailangan po nating bigyang diin ay kahit na lumabas muli ito ng ating PAR, patuloy nitong hahatakin ng habagat. So ito nga pong areas ng Southern Luzon at Visayas, pati na rin dito sa Greater Metro Manila area sa mga susunod na araw, inaasahan natin na aabot na rin dito yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Kaya maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha in the coming days. So over the weekend hanggang early next week, posible pa rin po yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Pero meron ba kayong nakikita na bagong weather disturbance? Well, sa ngayon po lang pati minomonitor ng iba pang low pressure area, no? Pero base sa ating pagtaya, since posible pa po yung mga pamumuon ng iba pang low pressure area in the coming days, since for the month of September, 2-3 na tropical cyclones ating inaasahan. So bago pa matapos ang buwan na ito, posible po may isa pa pong bagyo na posibleng mamuor pamasok na ating PAR. Pero as of the moment, wala pa po tayong any weather disturbance under monitoring. Maraming salamat, Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.